Maniniwala ka ba na halos pang junk shop na yung itsura nito dati? Nabili ko nga pala to ng budget meal at ganito nga pala yung condition niya. Pero dahil nga trip ko magpapogi ng mga pang junk shop na motor, ganito na yung naging itsura niya ngayon. After 2 weeks nga ng pagbubuo dito sa binubuo kong motor, sa wakas matatapos na rin. Kaya ngayong umaga, maaga akong gumising para masimulan na to. Yamaha Novo Classic na 2007 nga pala tong unit na binubuo ko. Bali kung titignan mo nga pala yung condition nito dati, hindi mo aakalain na kaya pa palang papugiin. Sabi nga pala sa akin, ang nakita nung binili ko to, mahal daw kasi mukhang hindi na mapapakinabangan yung unit. Pero ang sagot ko sa kanila, tsatsagain ko na lang. Trip ko kasi talaga yung mga ganitong lumang motor na maraming issue. Bali pa 2 weeks na nga pala to sa pagbubuo ko kay Project Nobi, kaya ngayong araw ang tinitira ko naman dito yung mga malilit na parts naman. Nasa 90% kasi ng parts nito, lahat pinalitan ko, mga luma na rin kasi at saka yung iba mga sirana. At bukod nga pala dyan, marami rin akong pesang nakakalimutan, yung iba kasi hindi mo malalaman hanggat di mo kinakabit, yung pala kulang. Pero dahil nandito na rin ako, binubuo ko na lang din naman, nahanapan ko talaga to ng pesa kahit saan pa ako makabili. At hanggang ngayon nga pala, marami pa rin nagko-comment sa mga previous episode nito ni Project Nobi, dapat daw nagbranyo na lang daw ako. Pero dahil nga wala ka nang makukuhang branyo nito kasi matagal na tong phase out, iba rin kasi yung challenge sa pagbubuo. Hindi lang kasi gastos yung mapapala mo kapag bumuo ka ng unit, dahil nai-improve mo rin yung skills mo at marami kang matututunan dito. At bukod nga pala dyan, marami ka rin mai-inspire na magbuo rin ng mga lumang motor nila. Ultimo nga pala yung mga tornilyo ng crankcase nito, sobrang pahirap din bago ko nahanap. Dahil nga kakaiba yung mga tornilyo niya, hindi kagaya ng ibang Mio na halos meron kang makikita sa lahat ng shop. Kaya ngayong nabuo ko to, masasabi kong napaka solid na experience bago ko to natapos. At ang sunod ko nga palang ikakabit ay ito namang passenger foot peg. Bali goma nga pala nakakabit dito, pero papalitan ko ngayon na stainless na universal para mas maangas. Medyo nalibang nga pala ako sa pagkakabit ng pesang pang paporma rito, kaya nalimutan ko wala pa pala tong preno sa likod. Kaya nag-unbox muna ako ng brake cable nito sa likuran para maikabit ko na yung preno. Bukod nga pala dito sa brake cable nito tsaka yung spring, papalitan ko nga rin pala pati yung brake arm nito. At dito nga pala sa part na to, medyo nang problema ako. Dito kasi ikakabit yung cable sa baba papunta doon sa manubela, kaso naikabit ko na yung kaha. Buti na nga lang at medyo maluwag yung ilalim ng kaha, na isulot ko pa yung cable papunta doon sa manubela. Kaya kung nagpaplano kayong magbuo ng ganito, huwag nyong kakalimutan yung preno saka na yung pampapogi. At binaklas ko nga pala ulit yung gulong nito sa likuran. Medyo nag-i-stack up na kasi yung kabitan ng brake shoe, kaya inisprayan ko muna ng lubricant. Halos hindi na kasi bumubuka yung brake shoe kahit todo na yung preno sa likuran. At dahil baklas na rin naman yung gulong, yung brake shoe nito, lalagyan ko ng gatla. Ganito kasi yung diskarte ko kapag medyo mahina na yung preno. Bale, gumamit nga lang pala ako dyan ng lagaring bakal, tapos pinorma ko ng parang letter X sa brake shoe. At after nga pala natin ayusin yung preno, ikakabit ko na rin tong brake arm dito naman sa brake cable, tapos lalagyan ko ng spring. Nang naikabit ko na nga, pinorma ko na, tapos tinignan ko yung adjuster kung okay lang ba yung pagkalubog. Nang okay na lahat, hindi ko na pinatagal, ikakabit ko na rin agad yung gulong. At ito nga, isang bagay, kaya natutuwa ako sa Novo, bukod kasi sa dalawa na yung shock niya, meron pa tong swing arm, kaya napakatibay sa biyahe. Nang naiporma ko na yung swing arm, syempre ilalak na rin natin yan. Gumamit nga pala ako rito ng mga white bolt. At dahil nga sobrang init ngayon, mabilis din ako napagod, kaya puro baril na lang muna yung ginagamit ko. Kabisado ko naman yung tamang pihit nito. At sunod ko nga palang ikakabit ay yung stock pipe naman nito. Bale, papareelbo ko nga pala to, kaya lang hindi pa pwedeng dalhin sa shop, kailangan kasi kasama yung motor. At pagkatapos natin ayusin yung mga dapat ayusin sa likuran, dito naman tayo sa harapan. Bali, gauge nga pala yung una kong ikakabit dito. At kagaya ng ibang motor ngayon, meron lang tong dalawang tornilyuhan dito sa bandang ilalim, yan lang yung hihigpitan natin. At sunod ko nga palang ikakabit ay yung brake master naman dito sa harapan. Mahirap kasi kung puro preno lang sa likuran, dapat meron din sa harapan para balanse. Nang naiporma na nga natin, hihigpitan na natin yung clamp. Bale, gumamit nga pala tayo ng dalawang bolt dyan para mahigpitan natin sa handlebar. Nang okay na nga yung brake master, ilalapit na nga natin yung throttle cable para matest fit natin kung okay lang ba yung spacing nila. At ginupit ko nga pala yung electrical tape ng brake switch dito sa may likuran. Hindi ko kasi maipasok sa loob, masyado kasing maiksi yung wire. At ang sunod nga pala natin ikakabit ay yung front fender naman. Bali, nakadalawang baklas kabit na to, kakatest fit ko. At yun na nga, ang sabi sa hula, kailangan ko na naman magtanggal ng gulong, nasa ilaling pa sa yung tornilyuhan nito. Kaya binaklas ko na rin agad, baka baklasin pa ng iba. Bali, meron nga pala tong apat na tornilyuhan dito sa ilalim, yala ikakabit ko para maibalik ko uli yung gulong. Alas 3 na nga pala ng hapon nung ginawa ko to, pero sobrang
sobrang init pa rin, kaya doble talaga yung pagod. Kaya nang okay na ako sa front fender, ibabalik ko na rin agad tong gulong. At marami nga pala nagtatanong sa akin kung anong brand at anong size daw yung ginagamit kong gulong. Bali, Shipatar nga to, 50 by 100. Tested ko na kasi to sa T-Buy, tsaka sobrang kapit, mapa low profile or big tire, Shipa number 1. Nang nailapat ko na nga pala yung gulong, ilalak ko na to, gagamit nga pala ako rito ng white bolts para dito sa front axle. At kinabit ko na nga rin pala yung busina nito, bali stock lang yung gagamitin ko, kahit kalawangin kasi to, gumagana pa. Tinespit ko nga pala muna yung gauge nito dahil ikakabit ko na yung bracket ng brake dito sa may bandang kaliwa. Nang nagkasundo na nga kami sa tamang pwesto, syempre hinigpitan ko na, baka malimutan ko pa, mahirap na. At nang naikabit ko na nga yung brake lever, syempre itetesting ko muna yan para sigurado tayo bago tayo gumawa ng ibang pyesa. At fast forward nga muna pala tayo, bali inabot na nga pala ako dito ng 10:30 PM, gusto ko na kasi itong matapos kaya in overtime ko na. Bali yung ginagawa ko nga pala rito, ginugupit ko yung pampatibay na pyesa na plastic dito sa kakasarapan. At medyo nakakaramdam na pala ako rito ng anto kaya puro hikab ako. Pero dahil maraming nabibitin sa mga video natin, sinaga ko na lang para maikabit na rin natin lahat. Bali meron nga pala tong tornilyohan, tong headlight dito sa kanyang kakasarapan, hindi ko lang nabidyohan. Mabilisan na para hindi tayo abutin ng madaling araw. Nang na-test fit ko nga, isasalpa ko na yung mga sakit ng ilaw. At syempre, tinesting ko na rin bago natin isasarado, baka iba-iba kasi yung switch dito sa ilaw. Bali dito medyo nagtagal din ako kasi hindi ako masyado magaling magmasahe, nakakatakot kasi yung mga lock ng ngipin ng kaha nito. Pero naikabit ko rin naman, iningatan ko lang, ang sunod ko nga palang ilalagay ay yung gel type logo naman dito sa may bandang harapan. At sa wakas, after tatlong baklas kabit ng gauge dito, may kakabit ko na rin talaga to ng pirme. Pero bago yan, syempre ilalagay ko muna yung mga sakit, hindi kasi gagana yan pag walang wirings na nakasalpak. At after ko nga pala ikabit yung mga sakit, syempre itetesting ko muna bago ko isarado, buti naman okay, wala naging problema. At ayun na nga, after 30 years in the making, eto na nga, tapos na natin buuin si Project Novi kasi alam ko marami nag-aabang sa inyo. Kaya in-overtime na natin kagabi para makita nyo kung ano na yung magiging itsura niya. And sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung nagastos natin para mag-build ng ganitong simpleng build lang pero malinis at pogi naman, mabot nga pala tayo dito ng nasa 69,000 pesos. So, road to 70,000 pesos na. Pero sulit naman yung naging itsura niya kasi may mga parts tayo kinabit dito na medyo may pressure rin, kagaya na lang nitong rim set niya. So, ipapakita ko sa inyo kung anong pyesa yung mga isinalpak natin dito kay Project Novi para magkaroon kayo na idea kung sakaling gusto nyong agayahin or medyo hawig nitong ganitong forma. Magkaroon kayo na idea. Tara! Number one nga pala sa mga pinalitan natin dito ay yung buong kaha niya. Dinamay ko na rin pati yung headlight, signal light, pati yung taillight. At bumuo nga rin pala tayo ng bagong rimset nito para sumakto sa kulay niya na kulay gold, color yellow. Pati nga pala yung shock, nagpalit tayo galing kay TRC. Yung tambucho nga pala, stock lang pero minetal polish natin kaya gumanda yung itsura. Pati nga pala yung CVT crankcase natin, nagpalit din tayo ng bago, panloob tsaka panlabas. Bali, marami pa tayo dito ang ipinalit na hindi natin maisasama sa video. Ilalagay ko na lang sa comment section para alam nyo rin. At ayun na nga pala, dito na nagtatapos ang pagbibuild natin dito kay Project Novi. Kung napapansin nyo, napaka worth it naman ng almost 2 weeks na pag-aasikaso natin sa kanya kasi marami tong pyesa na hindi talaga plug and play compare sa stock. At ayun, maraming salamat nga din pala sa lahat ng sumuporta, nag-abang, nag-share, nag-like, nagtanong sa akin regarding dito sa unit na to. Maraming salamat po sa suporta nyo at kita-kits ulit tayo sa mga susunod na project bike na gagawin natin. Yung tipong napakaraming issue, unlimited lupa, unlimited kalawang. So, papapugiin natin yan, susubukan nating ibigay lahat ng magagawa ko, lahat ng best ko para mapapogi uli. At syempre, para may abangan kayo uli. So, yun lang. Kita-kits tayo mga sir. Maraming salamat uli. Ride safe. Alright.